Let's go! Ito po ay hydroponic na lettuce, romaine. So, malapit na siyang i-harvest o pwede na siya i-harvest. Then, ito ay lettuce din, hydroponic, freckled. Ito ay carrots. Hydroponic din siya. Ito ay purple basil. Kita po niyo. Strawberry. Binili yata ito ng anak ko sa Baguio. Then, ano ba ito? Parang kamatis. Okay, balik natin. Ang takip. Then, ito ay strawberry din. Meron na siyang bunga. Binili rin ito ng anak ko sa may Baguio. Then, marami din siya mga collection ng mga tanim. Yan po ay giant photos. Ito is, ano ba pangalan yan? Masahin po natin. Epicia flame violet. So, marami po siyang mga tanim-tanim. Yan po ang anak ko. Siya po ang may-ari ng garden na ito. Terrace lang po ito. Then, ginawa namin na minimalist garden. Ito, ano ba ito, nak? Bochoy? Bok choy. Lettuce. Purple pechay. Then, marami pa. Yun, sa taas is pepper. Then, ito ay hydroponic na kamatis. Naunahan pa siya ng ibon. Ito ay sampagita. Wala pa siyang bulaklak. Then, ito ay marketed na lemon. Marami na po kaming na-harvest nito. Tingnan niyo. Oh, calamansi pala. Tingnan niyo. Then, meron pa siya dito. Yan. Hinog na. So, pwede na ma-harvest. Masyadong hinog. Ito ay jasmine. So, pag meron siyang bulaklak, mabango siya. Parang perfume. Pero mas mabango pa rin ang sampagita. Oh, meron pa siyang strawberry. Ito ay fiddle fig tree. Malaki na siya. Peppermint. Rosal. Pero hindi pa siya namulaklak. Lumalaki. Marami na siyang mga branches. Then, ito is, ano ba ito na? Mustasa? Radish. Oh, radish pala. Ito is lavender. Then, purple pechay. So, ang maganda is like kahit maliit lang yung lote mo kung marunong kang mag-maximize ng space. Mas makakaroon ka ng maraming tanim. Kani is bok choy din ito. Ito is hydroponic na kamatis. Marami na siyang bunga. Ang problema lang minsan is naunahan pa ng ibon. Din. Ito is ano ba ito na? Blueberry. Blueberry. Then, strawberry din. Ah, itong pangalan. Biloxi strawberry. Oh! Biloxi blueberry. Correction.
Then ito ay pepper, pero hindi ko alam kung nasaan ang bunga nito. Parang hindi siya bumubunga. Ano ito, nak? Purple basil. Purple basil. Ito? Greek wort basil. Ha? Greek wort basil. Oh, dwarf basil. Sorry, yun lang narinig ko. Then ito is carnation yata. Then pepper, purslane. Hindi nyo ba alam na kinakain ito? Rich in fiber. Then ito is basil din. So, hindi ko alam mga pangalan ng mga tanim ng anak ko. Ito is rosemary. So, kapag gumagawa kami ng or yung isa kong anak na mahilig magluto, gumagawa siya ng roasted chicken. Ito yung isa sa mga ingredients na. Then, ito ay turtle vine. So, marami pa sa taas. Tingnan nyo. Sa panahon ngayon is like kung sa panahon ng pandemic, ito yung pinakamaganda na distressor. So, hanggang yan. Ito pala yung anak ko, si Dane. Siya po ang mahilig mag tanim, talagang pinastusan niya yan. Yan ang kanyang mga project. Marami na po kami na ano na harvest na pechay. Siguro mga kaapat na kami na harvest. Sayang lang, hindi ko siya nakuna ng video kasi ngayon ko lang ako na ngayon ko lang na finalize na gusto kong mag-vlog pang tanggal ng boredom habang nasa bahay. So, yan po ang mga tanim namin dito sa bahay. Ito is, hindi ko alam kung anong pangalan ito. Tinanim lang ito. Dinala ito ng anak kong babae kasi niralguan siya ng kanyang boyfriend. Then, tinanim ng anak ko. Ito is isang uri ng ano ba ito na cactus or succulent? Mother of thousands. Yan lang po. Ito is ito ay pencil cactus. Ito ay lavender pa rin ito. So, yan lang po ang magpakita ko. Meron pa po sa baba pero saka na lang siguro. Meron pa sa baba, meron strawberry, meron din kami grapes. Kailangan problema sa grapes. Parang nakunggo siya kasi ulan init. Then ito ay, ano nga ito na? Chives. Nilagay namin yan kahapon sa dumplings, kay sibuyas, dahon, strawberry. So, yan lang po. Mag-harvest na po kami ng strawberry. We are going to harvest the romaine lettuce. Romaine lettuce. Ooh, plenty. It's hydroponic. Romaine lettuce. It's very expensive in the market, especially in the
supermarket. So it's the project of my son. My handsome son looks like Korean. Salad or hamburger and tuba egg. So this is what we have harvested already, and it's good for hamburger or salad. So we are going to, my son is going to harvest the freckled lettuce. So back. These are freckled lettuce. So a while ago we harvested the romaine lettuce, and these are freckled lettuce. So it's also good for samgyeopsal, salad, hamburger, etc. So that's the project of my son again. Hello, say hello. Welcome to Dad. Okay. Ayan na. Marami. So marami kaming gulay ngayong araw. Makulay ang buhay pag may gulay.